I got a beef, ma'am. Going to Topeka, Kansas. Cocktail lang, tapos ito. Ito parang ano, ang taas nito. Kasya kaya itong load niya rito. Clearance high is 610.6 high. Okay. Tayo natin muna ang sign nila. Hello, ma'am. Good afternoon. Are you hauling beef? Yes, ma'am. Okay. If you pull forward from here, can you make it through the building without hitting anything? I guess so. I will try. Okay. Well, don't hit anything. Okay. I don't want to hit anything. Okay. And then you know when you get to the other side, you need to stop, right? It says I stop sign there. Yeah. Once you get through the building, come to a stop. Watch me in the mirror, and I'll give you a big wave when you're good to go. Okay. Okay. But don't hit anything. Yeah. You wanna get my YouTube channel? Okay, I will. Yeah, it takes gonna time, okay? Cause I have a lot of videos. It's already been uploaded. So Lakai Tracker. Wow. Alright, you guys. At nandito na tayo ngayon sa Couch Alberta. Nagbabalik tayo, ah. Wow. At malapit na tayo sa Sweetgrass, Montana. Buti nilang sarado itong ating ano, sarado itong scale nila. Canada Immigration, 2 kilometer. At sa previous video natin, nakita nyo naman yung nangyari doon. Talagang mathematician ang dating ko doon. But anyway, gusto ko lang sabihin sa inyo, pinakita ko kung paano natin kunin yung timbang. Kasi sa US, magkaiba ang sukatan doon. Sa US, pounds. Dito sa Canada, kg. So sa US, ang maximum na magagamit natin lang o yung buong truck at saka trailer combination na is 80,000 pounds sa dual axle, sa dalawang trailer axle lang. Sa Canada is ang drive is 5.5. Sa steer is 5.5. Tapos 17 sa drive, 17 din sa trailer kapag dual. KG yun guys, ha. Mas mabigat sa Canada. Yes! Ayun, lapit-lapit na tayo dito sa Couch Alberta or Sweetgrass, Montana. Pagkatapos nito, dadaan tayo guys sa sa meat inspection, kasi ganito talaga kapag ang sistema, kasi kapag mag-export ka ng karne mula Canada, dadalhin mo doon sa US. May proseso yan. Idadaan nila sa proseso yan. Kailangan i-check ng 100 meters. Keep to the right on I-15, take exit 397. Sweetgrass in 660 meters. And then. Okay. Idadaan nila, i-inspectionin pa ito. Okay. Sarado yung isa. Dito tayo. Ito lang yung bukas. Ang aking lagay ko muna sarili ko sa off duty. Change. Ang inaalala ko kasi itong inspection dito sa may Sweetgrass, magsasarado sila ng alas 4:30 ng hapon, alas 2:15 pa lang naman dito ngayon. Ang problema niyan, baka mamaya hindi ako umabot kung mahabang pila. Ayan. Mayroon pa naman akong driving hours na natitira. Pwede pa ako mag-drive ng mga ilang oras bago kuminto for the night. Kasi ang load na to guys, dadalhin natin sa Kansas. Pupunta tayo guys ng Topeka, Kansas. Ayan.
ano? Ano kaya ito, bakal? Narol yung ano, bakal? Yung dala niya. Wow! Pila-pila, oversized load guys, oh. Guys, shoutout nga pala kay Boss Marco, Pinoy Trucker, Pinoy Maneho, si Manoy, at shoutout din kay Kuya Ruben Ruiz na owner operator ng Tripol na nakabase sa Calgary, Alberta, na nagbigay sa akin ng BBM t-shirt. Garon din shoutout sa ating kaibigan na si Pinoy Collection Trucker na nagbigay din ng lulutuin pang kambing. Base doon sa napanood yung video vlog ko. Yan. At shout out sa ating mga subscriber at viewers dyan. Marami tayong subscriber at viewers dyan eh, na nagpapashout out sa akin na hindi ko may shout out sa tuwing gumagawa ko ng video. Pero guys, huwag kayong sanang mag-iisip ng hindi maganda dahil hindi ko yun sa shout out. Tandaan nyo, andito kayo lagi sa ano, sa puso nila kay. Yan. At maraming salamat sa inyong walang sawang panonood at pag-support sa video vlog natin guys, no? Thank you talaga. Shout out din kay Ate Chris ng California, kay Kuya Joel, yung mister niya. At yung mga kaibigan at kababayan natin sa Ontario. Yan. Of course, syempre kayong lahat na. Yes! Yun guys, pagkatapos nung ano, may maliit dun eh na bobtail lang, tapos ito, ito parang ano, ang taas nito, kasya kaya itong itong load nya rito. Clearance high is 16.6 high. Ah, kasya, mataas pa oh. Neutral. Babahin ko lang guys at sasarado ko lang yung ating reaper para hindi maingay as usual. Hindi tayo masermonan. Alam nyo naman kasi busy, maraming nakapila na sa likod. Off lang natin. Yun. Oops. Sabi niya rito is Nestor Trinidad, DLD has detected an operating zone change into USA. Sabi. Yes. Tapos andito lahat yung papeles natin mga kaibigan. Ito itong isang bugkos na papel na ipapakita natin sa USDA meat inspection. Si inspectionin nila yung karga natin. Tsaka of course itong papeles natin ito, itong napakahalagang dokumento natin, itong Canadian passport at itong ACE manifest natin na pagtawid mula Canada hanggang doon sa Amerika. Yan. Pagkatapos itong papel na ito, isasama ko rin ito sa meat inspection dito sa loob. At ibayan na tumawid ako. Ilagay ko lang muna dyan kasi susunod tayo. Tapos ilagay ko na ang sarili ko ng ano, chains on duty, border crossing. Yan. Para tama-tama pagdating doon eh naka-on duty na ako. Guys, nakita nyo ha, United States Port of Entry, Sweetgrass, Montana. Yun, tapos na si sir. Tayo naman. Mataas. Mataas yung ano nila doon. Oh, kasyang-kasya. Thank you.
hawakan natin to para marinig tayo. Ay, so once again ha, pag nandito tayo sa border, huwag natin isi-set up yung ating ang ating brake. Ayan lang natin naka-push yung two brake natin. Si maingay sa labas kasi yung singaw ng hangin natin pag sinitap natin yung brake natin. Basta patayin lang natin itong key at tapos apakan lang natin continuous itong ating preno. Hindi naman tatakbo yung truck natin, nakapatay naman. Magmas lang tayo. Oh, mamaya bawal eh. Good, sir. Just from there. I'm alone, sir. I'm going to Topeka, Kansas. And I'm hauling is brisket. It's a beef. Those are the paperwork going to. Yeah, I just need the one that says AQI. 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 Yeah, yeah, right here. AQI. There. On board. No, no, sir, no. Alcohol, tobacco. No, sir, I don't know. Weapons. No, sir. Alright. Head over to the X-ray. Thank you, sir. The building on the left? Yeah. Go up, pull up to that building. Okay. Alright. Magpapa-extra pa pala tayo mga kaibigan. May technique dito eh sa x-rayhan nila eh. Kailangan medyo mabilis kasi nung nakaraan na nagpaano ko dito, ang daming tikititos eh. Crossing border, entering Montana. Okay, alright. Stop. Okay. Tayin natin muna ang sign nila. Hello, ma'am. Good afternoon. Are you hauling beef? Yes, ma'am. Okay. If you pull forward from here, can you make it through the building without hitting anything? I guess so. I will try. Okay, well, don't hit anything. Okay. I don't want to hit anything. Okay, and then you know when you get to the other side, you need to stop, right? Oh, it says I stop sign there? Yeah, once you get through the building, come to a stop, watch me in the mirror, and I'll give you a big wave when you're good to go. Okay. Okay, but don't hit anything. Yeah. Kailangan dito medyo 5 miles daw eh. Pasok na. Kasi kung hindi, babalik pa ako dun para bilisan ng konti. Okay, stop. Hindi tayo. Kapag ano pa, iikutin pa ako guys eh. You have 4 hours and 53 minutes of remaining drive time. Good. Okay. Yes. Okay na daw, okay. Na kasi niya sa Simarang ganun daw eh. Hindi ko alam kung tawag o ano eh. Eh kung habulin nila ako, edi bumalik tayo, magpapa-meet inspection pa naman tayo eh. Alright guys, diretso tayo doon sa meet inspectionan. Hopefully bukas pa sila para ma-meet inspection ako agad-agad. At pagkatapos
Maka-drive pa ako ng mga ano, may 5 oras pa ako eh. Take exit 397, Sweet Chris, and then turn left in 0.2 miles. Stop for the stop sign, complete stop. Mahirap na, baka mamaya matigitan pa tayo dito, Sweet Grass. Tagal na akong dinakadaan dito guys eh. Yung mga latest video ko, kung ano, babalikan nyo lang yung napunta ako ng California. Kasi madalas tayo nabiyahin ng California. Ayan ang ginadaanan ko eh. Diyan tayo dumadaan, diyan tayo pinapadaan ng company natin dun sa kabila, dun sa T. Alam nyo na yun. Ay medyo kabisado ko na tong lugar na to, tong inspeksyonan dito kasi lagi kong ginagawa ito nun eh. Wow! Tapos I-47 yung pupuntan natin. Yes! Doon tayo magpapamit inspection. Ito sa I-264, iba yan, hindi tayo dyan. Dyan ako madalas nagpapa-inspection guys eh, dito sa mid 300 feet on the left side. Inspeksyonan na yan nung nandun tayo sa kabilang ano eh, kabilang company. Dito tayo sa I-47. You have arrived at your destination on the left side, 410 Elm Street. Hindi yan, dito tayo, yun ang I-47. Yes! Ayan guys, I-47, dito ang ating meat inspeksyonan. Dito tayo binook ni Travers. Wow! Ito muna ako rito at mag-check-in ako sa loob. Okay. Neutral. Okay. Change ko muna sarili ko ng chains of duty. Patayin natin si truck. Tapos buba tayo para mag-check-in doon. Alright. At itong papeles natin, huwag natin kakalimutan. Alright. Yan guys, check-in muna tayo. Baka sakaling mayroong available na pintuan dyan agad, bibigay sa atin para ma-check agad. Hi, good afternoon, there you go. Yeah, sure, for sure. Can I get a pen, please? Yeah. Thank you. Yeah, of course. What door, Mom? I don't know. Let's see what he's got. I got a beef, Mom. Going to Topeka, Kansas. I got a beef, yeah. This camera is good. Four? You want me to open it or you guys do it? Yep, I need you. Yep. Is that 869? Yes. Zero. 869. Okay. Okay. Yeah. So open it. Yep. Unbox the door number 4. Okay. Yep. Sure. Tractor for sure. Wheels. I'm sorry. You have seal cutters? Yeah, I have. Okay. After you check your wheels, bring in the seal you cut off with your driver's license. Okay. So park and then come back. Okay. Yo. Ayan guys, ang isang number one na hindi natin pwedeng ano, no, take note lang ha, na hindi natin pwedeng gawin kapag nandito tayo sa ano, sa meat inspection, is hindi natin pwedeng buksan yung trailer, not unless hindi nila sinasabi, kasi maaari nilang i-deny o i-refuse na i-meat inspection yung load na yan. Ayun. Since naman na pumapayag sila, sila na nagsabi sa akin na break the seal. Tapos atras tayo sa number 4. Gawin na natin, pero wag na wag nating gagawin nung wala silang sinasabi. Yeah!
Yan. Ito lang natin ilalagay. O, daling ko na lang sa loob ito. Baka kayo mamaya kailanganin nila sa loob. Bigay ko sa kanila na katibayan yung shield. Alright. Door number 4 tayo atras. Alright. Mga baka guys. Mga lumo. Wow. Alright. Yan. Atras tayo sa 4 guys. Yes! Pagkatapos pasok tayo sa loob. Number 4. Ayun, yung pinakadulo. Yung apat ang guhit-guhit. Tayo. Tapos. Alright, tandaan lang. Ito yung nakukuha sa biglaan. Ayun guys, pa natin to. Check natin sa likod. Lagyan natin ng chok. I-chok natin. Chok muna natin. Yan, tagal lang. Para hindi bumalaw. Yan. Tapos, yun. Saktuan lang. Ano nga yan? Ang kailangan nila doon is yung driver's license ko. Bigay ko sa kanila. Alright, there you go. Driver's license, and you want this? You have a YouTube channel? Oh, yeah, I have, sir. Is it, yeah. Well, thanks. I'm just doing it through you. Are we gonna be on it? Well, yeah, if you guys want it. If it's not, then just gonna blur your faces. Yeah, and just some people doesn't want to go to the video, so. What door did you say? What's that? What door? A 4, right? You said 4? Yeah. YouTube channel? Yeah, it's Lakay Transport, Lakay Tracker. Some kind of a life of a truck driver, you know? Something like this. Did you set your brake? Yes, did I? I set it. Your wheel so chocked? Yes, I put the chalk as well. Okay, can you sign right there for me, please? Yeah, I sign it. This one here. There you go. Thank you. Yeah, thank okay, you. Call. Okay, you're gonna call me once it's done? Yeah. Alright, perfect. Wow! Ayan guys, nakita nyo naman, no? Pumasok tayo ron at nag-check-in. Binigay ko yung driver's license ko. Masaya sila eh. Mukhang maganda yung mga mood nila ate ron eh. Ay tayo, hindi na ako nahihiyam mag-vlog talaga, no? Sa totoo lang. Basta tinas ko yung camera ko at nagsalita ako kahit makuhanan sila. Hanggat hindi nila sinasabing hindi pwede, hindi pwede. Pero kung sinabi nilang bawal, tsaka tayo hihinto sa pag-video. Eh pero kung okay lang naman sa kanila eh, siyempre it's a part of a vlog. Kasi honestly, sa mundong ito, we are now living in a world that electronic. So lahat siguro o karamihan ng mga tao na ngayon sa mundo is mayroon ng mga camera. Hindi lang yung mga
Katulad nito yung ginagamit ko, GoPro. Even yung cellphone natin, may camera na yan, yung mga smartphone natin. Kaya, hindi naman masamang mag-film unless hindi nila sinasabing bawal mag-film dito. Kung sinabing bawal, edi hinto tayo. Pagka sinabi nilang okay lang, o di. Go ahead, katulad nito, di ba? Nakikita niyo yung scenario. Andito tayo ngayon sa meat inspection at ginagawa nila yung papeles doon. Naririnig ko parang meron na silang ano eh, yung bang tunog sa ano sa loob. Eh, parang inuumpisa na nilang inspeksyonin yung mga karne na dala-dala natin. Yan. Katulad nila ate kaganina ron, sinabi ko, i-blur ko yung mga mukha nila, kung ayaw nila, hindi naman eh. Natatawa pa nga sila eh. So it means guys, we are now live in a world like electronics. Everybody has a camera. Ganun yun guys. Alright, antayin natin ang tawag nila kasi binigay ko naman yung number ko sa kanila. Tatawagan na lang nila ako. Alright, there you go. A few moments later. Ayun guys, tumatawag na sila. Hello? Hi, you're good. You want to pull completely out of the door and then come in and get your paperwork? Yes, yes, I'll be there. Okay, okay. Yeah, thank you. Yeah, pull out of the door first. Okay, pull out the door first, okay? And then go yep. to the... Go to your office, okay? Sure. Yep. Okay. Thank you. Ay mga kaibigan, at tanggalin ko muna yung ano yung ating inilagay doon na yung pinangkalang natin doon sa ano yung gulong para hindi siya ano hindi mayrapan si Kurdapes sa paghila. Tagalin muna natin yun. Air brake low, sabi. Dito na tayo papuesto. Ikanan ko na ron para dire-diretso na to. Yan. Tapos sarado muna natin bago ang lahat. Sarado ko muna. Buhay na natin ito. Sarado muna. Alright, oh, parang walang nagbago rin guys eh. Hindi ko napapasukin dyan. Kasi na may inspection na nila yan. At marabi yung sapatos natin. Para hindi na madumihan dyan. Pag hinalaan pang makontaminate pa yan. Siyempre eh, mamaya questionin pa. Ayoko nang maabala. Alright, you go. Bilisan natin para makalarga rin ulit tayo.
All right. Hi. Do you want to get his YouTube channel? You wanna get my YouTube channel? Okay, I will. Yeah, it takes gonna time, okay? Cause I have a lot of videos. It's already been uploaded. So Lakai Tracker. Wow. Tracker. All right, there you go. Okay, and that should be yours, right? All right, thank you, and this is my certificate of US day. Oh, perfect. Thank you. Thank you. Don't forget to subscribe, right? Yeah. Okay. Thank you, guys. Kaya lang naman kasi simple yung makipag-usap sa kanila eh. Mukhang mababait din naman sila eh. Tsaka naiintindihan nila yung trabaho ng isang truck driver. Mababait sila. Masaya si ate nung sinabi kong nagpe-film ako eh. Wow. Alright, gusto ko lang ipaliwanag sa mga kaibigan, nandito na yung certificate of USDA natin. It means yung karning dala-dala natin is pasado na ng inspection dito sa Montana. At ayun ang mga papeles, at isasama ko ito lahat dito, iisa para pag nag-deliver ako, papuntang dideliveran ko dun sa Topeka, Kansas, is andyan na lahat ang papel. Aabot ko na lang sa kanilang alang na rin. Okay, tapos na naman yung isang yugto ng ating video vlog ngayon. At nakita nyo naman kahit papano, masaya silang kausap. Ngayon, dire-diretso na tayo. Pupunta tayo ngayon ng Topeka, Kansas. Ay, stay tuned. Ingat lagi. And God bless us all. Peace up, guys. Bye for now. Lakai Pinoy Tracker.